Matindi na ang digmaan sa pagitan ng mga supporters ng mga magkakalabang kandidato sa iba't ibang social media platforms. Ang Google inanunsyo na simula sa darating na Pebrero 8 hanggang Mayo 9, ipagbabawal nila ang lahat ng uri ng political advertisements sa kanilang platform. Magandang balita ito sa tambalan ni Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III. Very good. Para talagang, alam mo, yung trolls nag-abound, di ba? Alam naman natin yan eh. Mabuti yung Australia, di ba? Pwede nilang pinahan yung news media outfit na kung saan naninira sa iba tapos hindi i-reveal yung source. Of course, this runs contrary to the Soto Law na pinasa nung lolo ni Senate President at pinasa niya rin, ano, in-enhance niya. Pero it's about time na magkaroon ng responsibilidad talaga yung lalo yung mga trolls kasi ito yung nanihirap. Ang hakbang ng Google sa paniniwala ni Lacson ng solusyon sa pagpapakalat ng fake news o maling impormasyon ng mga online trolls. Ang masakit ayon pa sa standard bearer ng Partido Reforma, pinaniniwalaan at nahuhulma ng fake news ang isip ng mga tao. Parang wala nang habas na dahil magpapakalat ng fake news, mabuti na rin na yung mga social media platforms nagiging responsible na enough para ma-regulate yung paggamit ng social media hindi lamang sa pag-enhance ng, alam mo, pag-enhance ng i-present mo yung sarili mo, okay lang siguro, pero para manila ng ibang tao, yung conditioning ng utak ng mga kababayan natin, minsan madaling masway eh, pag lalo't sa mga fake news ano, na umiiral sa ating social media platforms. Ayon naman kay Soto, ang sinabing panukala o batas ni Lacson sa Australia ay obligado ang social media platforms na tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon. I think the Australian proposal is reveal the source if it comes from social media. Ganun eh. So hindi pa rin talaga yung mainstream media yung source mo. Pero kung ang source mo ay galing lang ng Facebook or ng Twitter, ano? And then yun nga, hinihingi na i-reveal mo yung source mo, you will be forced. Facebook is the one that will be forced. Ganun ata ang sa Australia, no? Facebook is forced to reveal kung sino yung pinanggalingan. Karang ganun yung intindi ko, but we have not seen the bill or the law that they have already passed. At kaugnay naman sa mga banat kina Lacson at Soto na playing safe lamang sila kaya hindi nila pinupuna ang kanilang mga kapwa-kandidato, muling iginiit nila na hindi sila sang-ayon sa tinatawag na gutter politics o siraan. No, never. Hindi kami, we're not in the business of playing safe. No? Ang gusto lang namin, itaas yung antas ng kampanya. Kasi kung mauwi tayo sa gutter politics, ang pag-uusapan natin lagi, yung paninira sa kapwa mga competitors. Ang sinasabi ko nga, hindi naman sila yung kalaban natin dito eh. Ang kalaban natin dito, kahirapan, katiwalian. So we stick to issues. Ano? We have never played safe, no? In all our public service careers. We always take the risk. No matter who gets hurt. Hanggang ngayon, kumakandidato na ako, pero I still continue what I have started. Pag scrutinize ng budget, at kung nakita ko talaga may abuso sa insertions and all, no, ganun pa rin. Hindi dahil sa namumulito ko tayo ngayon. And also, when you point a finger, three fingers are pointing at you. Talagang hindi namin ugali yun unless it involves work. It involves an issue that needs our criticism or our comment. Pero kung just ibang kandidato, merong ginawang hindi mong gusto o hindi tama sa naaayon sa style mo, bakit makikipintas ka kagad? Pangit eh. Ewan ko, bahala sila kung gusto nilang gawin yun. Pero kami, hindi namin talaga ginagawa yun eh. Kahit nanumpe eh. Even... As a matter of fact, when I ran in the senatorial elections, always,
What I do is I try to uplift all my fellow candidates. Eh. Yung mga kasama kong mga senador, pinupuri ko, pinasabi ko kung ano mabuti sa kanila. Kahit dun sa mga kabila, pag tinanong ako, hindi, talagang hindi namin ugali yung ganun. Pangit. Napapangitan ako eh. We are not judgmental. Dyan, Scotia Radio Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa sa...